So itong talong natin mga ka-agri is medyo nagka-problema tayo nung last 2 weeks dahil nanilaw yung dahon. Pero nung baha namin talaga na nutrient deficiency pala. Akala namin insekto. Hello, good morning mga ka-agri for today's vlog mga ka-agri. So, andito na naman tayo sa ating munting farm which is nagpapalagay tayo ng fertilizer sa ating mga pananim mga ka-agri. So, unang-una, pinalagyan natin na fertilizer is yung tanim natin na talong mga ka-agri. Ayun, no? Sobrang silaw. So, ito yun. Talong na to, sobrang kagandahan nito is very productive siya mga kagri. So, ito yung kasamahan natin. Single pa to. Ayun na. So, ito mga kagri si Mr. B-Boy. Yung paglalagay ng abono mga kagri is hindi na tayo naglagay between hills. Ano, between plant. So, ang nilagay na lang natin is nasa mismo na bandang puno mga kagre, no? Isang kutsara per puno. So, ang distance between sa puno at paglagay ng fertilizer mga kagre is mga isang dangkal. Ang distansya sa puno mga kagre. So, kaya tingnan mo naman. Tingnan ninyo mga kagri ng maigi. So, sobrang dami ng bulaklak. Ito yung gagamitin nyo kapag mabuno kayo. So, yung tips ni Mr. B-Boy, ganito daw dapat kasi yung ito siya yung ano, talong expert. Siya talaga yung nagmamanage dito mga kagri. So, laking tulong na rin sa atin. Ayun o. At dito naman banda mga kagri is meron tayong tanim na pechay. Nasa ano na to, mga 12 days old na ata ito eh. Ayun o. Tatlong plot lang to mga kagri. But doon banda na rin mga kagri sa baba is nagtanim tayo ng another pechay mga kagri. By batch kasi ito pagtatanim mga kagri kasi target natin na makaharvest ng pechay every week. Targetin natin na makakuha tayo ng 100 kilos, 250 to 200 kilogram per week na maharvest natin sa ating mga pananim na pechay. So, dahan-dahan lang muna tayo mga kaagri dahil sa negosyo is hindi naman kailangang malaki kaagad, di ba? Kailangan mo lang sipag, tiyaga at panalangin. Dagdagan nyo na rin ng talino. Yun mga ka-agri. Kaya ganito lang. Simplihan lang. Kalmahan lang mga ka-agri. So itong talong natin mga ka-agri is medyo nagka-problema tayo nung last week or last 2 weeks dahil nanilaw yung dahon. Pero nung naobserbahan namin talaga na yung solution is nutrient deficiency pala. Akala namin insekto. Pero yun pala is nutrient deficiency. So blessed naman tayo kahit papano dahil sobrang ano na, dami na ng mga bulaklak sa ating mga pananim na talong. At dahil kay Mr. B-Boy, siya yung talagang nakatuon dito. So, nagpapasalamat tayo mga kagri.